Good afternoon and welcome back to our channel. So today we're gonna vlog and miss ko kasi mag-vlog kaya mag-vlog tayo. I'm vlogging today kasi alis kami ni Alan. Bibili ako ng laptop. Hindi naman siya like super mahal na laptop pero hindi ko alam kung upgrade yung gagawin ko kasi right now I have the MacBook Pro 2012. Yun, eto siya. Yan. And sobrang bigat niya and kailangan ko nang magdala ng laptop sa school kasi yung thesis ko nga. And another factor bakit gusto kong mag-switch to MacBook Air. So MacBook Air yung bibilin ko and yung version is 2015 kasi I've read a lot of reviews about the different MacBook Air. So nag-research muna ako pero sabi nila pinaka-worth it na MacBook Air is 2015, this 2019. Tapos yung mga medyo bagong MacBook Air na labas, hindi na ganun ka worth it. Pag nag-upgrade kasi yung Apple, sobrang liit lang ng in-upgrade nila. So as much as possible, to save money guys, kanyara may nalabas agad na new phone yung Apple and just got an iPhone XS or something, huwag mo na kayo mag-upgrade kasi sobrang konti lang ng in-upgrade nila. And same goes with their laptop. So, parang pinaka good choice this 2019 to buy a laptop is MacBook Air 2015. And I'm getting the 13 inches. So, if you're a student and hindi mo kailangan like mag-invest ng sobrang laki for the laptop, you can choose the MacBook Air 2015. And syempre, depends pa rin sa inyo guys. You can read a lot of reviews sa YouTube or sa mga websites. Aalis na rin ako mame. I'm just getting ready. So for my cheeks, I'm using Belle Cosmetics in peach. Mahirap mag-makeup ng camera. Sobrang onti lang. So parang mukha lang akong ano, sun-kissed. Hi guys! So it's a little bit later now. So kasama ko na si Alan. Hi! Ka naman sa kanila, babe. Pero ano yun, papunta na kami sa bibilin kong laptop. Ayan, sinabi ko naman sa kanila na bibili ako ng laptop. So, ayan. Eh, bilisan mo naman haluin yan. Oh, bakit? Ano yan? Sige, mabalit ako. May camera na ako. May list na mo ba? Oh, sige mo. Ang plastic. Ang nakakaasa. Pero ano guys, kung nakita niyo yung Instagram post ko, merong parang lipstick line si ano, Lily Maymac ba yun? Kilala mo yun, no? Sino? Si Lily. Lily. Maymac. Lily Bird? Hindi. Yung sumikat na babae before na sobrang ganda niya, parang high school ata tayo. Tapos naglabas siya ng lip line niya. Tapos in three shades yun. Oo. Tapos yung medyo pouty yung lips. Gamit ko yung lipstick niya, yung peony na shade. And pinadala siya yan? Yep, sa Gosh Cloud ni Kristen. Pingin naman ako. Kailangan na I.O. mabeto. Yan. Balikan na. Hingay mo dyan, tapos mag-ganong-ganong mo. Yan. Paano, babe, mag? Ganun. Grabe na init, no? Kaya guys, minum kayo lagi ng tubig. Ano nyo ganyan si Monica? Na ano? Ano na naman? Hindi uminom ng tubig. Sa tingin mo, kaya ko yan. Patay tayo, huwag mong gagulin. At nagdadrive ako lagi. Siyempre, hindi naman pag nagdadrive, babe. Common sense. Ito yung mukha niya pag sasabi. Common sense. Kasi malamang, gusto ko bang mamatay tayo? Okay lang yan. Pagas. Ay! Hey guys, so na-meet na namin yung pinagbanalan ko na, na-meet ko na yung pinagdala namin ng laptop. So I didn't vlog na we went to the mall, pero hindi talaga kami nag-ikot-ikot. So, kaya hindi ko na siya vlog. So, mamaya papakita ko sa inyo yung laptop pag uwi ko. Pero along the way sa parking, bago kami bumalik,
nakita namin yung Tiger Sugar. Alam ko magkakaroon ito sa Trinoma o meron na. Pero hindi pa kasi kami nakakapunta doon. So makikita nyo sa vlog kanina na talagang as in covered siya ng something. Pero sabi, i-shake daw siya. So ayun, I wanted to vlog this, yung first reaction ko. Kasi parang titingnan ko kung worth the hype ba siya. Okay. So I asked them kung ano yung bestseller nila, and this one is yung may milk cream ba? Na boba, I forgot, but I just asked for that, and then yun yung in-order namin since it's our first time. Which design? For you? Change it. Parang hindi siya ganun worth the hype. Siguro feeling ko lang, kaya parang pipilahan siya. Nakatingin ka na kasi ng brown sugar na ano. Kaya kasi... Hello! Grabe guys, init. Kauwi ko lang. Pakita ko lang sa inyo yung laptop ko. So share ko lang sa inyo yung natutunan ko. Natutunan talaga. Hindi, parang may likos ako mag-search before buying stuff or before deciding to get or bumala ng bagong gadget, ganun. Natatandaan nyo, itong G7X, before I was using Canon EOS M3, and then I decided to sell it and then get a new one, which is second hand lang din, pero sobrang ganda pa. Pag nakakahanap naman kayo online ng medyo okay pa, yung talagang makukonsider mo as brand new and worth the price, why not, diba? This one, my camera na nabuy ko siya for 20,000 only. Yung brand new ata nito, 37,000 that time. And kakabili lang daw nila and kailangan daw nila ng cash. So nagulat ako, bibigay nila ng 20,000 sa akin. So eto, nabili ko lang din siya sa mommy siya. Mommy na siya. And then meron na rin daw siyang MacBook. So she decided to sell this one. And sobrang fresh na pa. Okay guys, so eto, a little tip lang for the students out there na hindi ganun kalaki yung budget for a laptop. Tapos parang gusto magka-MacBook kasi sin is aesthetic, pero hindi naman siya like totally needed for a student. For me kasi, magaan siya. Tapos maganda rin siya for editing my videos. Kasi parang in Windows kasi hindi talaga ako sanay. And yung Final Cut Pro kasi wala siya Windows version. So, yun, kaya MacBook talaga ako bumabalik. Pero hindi ako nagde-decide na bumili ng bagong laptop, yung latest na labas. Parang pag gusto kong bumili for me, or like yung ganun kalaking ano, gusto ko yung sarili ko yung bumili. So, pag-iipunan ko yan pag nagtrabaho na ako. Pero as of now, na student pa lang, yung pinagbilan ko na to is ipon ko lang for ng YouTube. Sweldo ko yon and my own money, ganun. Ito yung MacBook Air na to, 2015, 30 inches. So, makikita nyo yung specs niya sa likod. And then, pag open nyo, meron pa rin siya nung original na plastic na kapag bibilin mo siya, and then yung cover ng keyboard. So, at ito na yung laptop. Ayan na. Kasi sinetap mo na siya kanina, tapos tunek ko siya. And then, meron din tayo ng ito, yung accessories niya, which is yung charger. Tapos, kaya rin naman ako nagsettle sa Air kasi magaan talaga siya. Before kasi nagka-MacBook Air 11 inches ako, that was way back 2013. Tapos, sobrang gaan talaga niya. Nadadala ko talaga siya school. Kaso, nung nag-start ako mag-YouTube, yun yung ginagamit ko for editing. Tapos, sobrang bagal niya. Hindi kinakaya ng laptop. Kasi nga, galing nga sa MacBook Pro mismo na yung MacBook Air 11 inches na ganong specs is for school works lang talaga. Tapos, ang alam ko, laging may extender ang kada charger. Kasi yung MacBook Pro ko meron ganon. So, yun lang. Tapos, meron siya nito, which is pang universal. So, makikita nyo na sobrang thin niya and sobrang perfect siya. Kasi nga, diba, nagta-travel din kami minsan ni Alan, tapos gumagawa ako ng mga travel vlogs. So, I really need, like, yung super lightweight na hindi makaka-add sa baggage. Kasi yung MacBook Pro ko, guys, kinonvert ko siya into kilograms. 1.5 kilo siya. Ito, wala pa tong 1 kilo. And sobrang gaan niya, as in. Sobrang nipis din niya. So, pag open mo, guys, and 13 inches to. So, ayan, na-setup ko na siya kanina sa car. Hey guys, I'm back now and inayos ko lang yung laptop ko. I downloaded the stuff that I need. Pero I am very excited to show you guys. I'll create a video of this. Siguro mauuna
I feel like mauuna yung fashion video na yun before this one. Pero I got this summer clothes from Shopee. And ito guys, itong mga top na to, 120 ko lang sila nabili each. And this one, it's really nice. Sobrang flattering na top sa mga small chest. Kasi parang nagkakaroon siya ng illusion na your boobs are bigger. And this one is a simple tank top lang. Siguro pwede ito pang layering. Siguro pag magtatagay tayo or whatever, na hindi naman ganun kalamig. Suot mo to underneath and then bummer jacket ka or like a windbreaker jacket. So ayan, straight neck lang siya. Tapos pwede mo siya ilagay with, i-pair with cardigan. And this one, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Kasi parang sobrang maka-girly vibe. Ito 110 lang. Sorry, 110 lang din to. So ayan. And ito yung pinaka-favorite ko, which is, nauso ngayon yung coordinates. Pero sa lahat ng coordinates, ito talaga yung pinaka-gusto ko, which is yung tube top siya. And skirt yung turn-on niya. So, isusukot ko siya, pakita ko sa inyo. Okay guys, ito yung atsura nung first. Yung tube top na pinakita ko sa inyo. I really like this. This one is $250 ata. Pero medyo pricey siya. Pero compare mo dun sa ibang online shop, I've seen this mga $280, yung iba nga $320. So, this one is $250. And next one is this, yung wrap top nila. Yung usong-uso na parang ito ba yung maraming weight na para i-style siya. Ayan. Tapos, meron din siyang skirt na may slit. Ayan. So, guys, ito yung isa. I really like this one. I'm surprised na magugustuhan ko siya kasi hindi ko talaga bet yung ganito. But for me, I'm gonna wear this siguro sa Bangkok. Magbabaon na lang ng shirt for the temples or whatever. Pero kasi sobrang init doon. So, yan. Ang ganda. I like the paslit here. So, guys, yung two-way. Ito yung sabi nilang two-way top. Tama. Yung isa is you tie it sa harap and then yung isa is sa back. Parang mas bet ko to. Kasi parang hindi siya ganun ka-obvious na wala kang, ano, diba? So, I like this one. So, this one is $270 or $280, I forgot. So, yun, hello, nagpalit ako ng damit. And hindi pa ako nagtatanggal ng makeup. Although, yung makeup ko lang naman is brows, cheeks, and lipstick. And yung lipstick, burada na kasi. Pura ko milk tea today. It's almost 7 PM and I have a lot of stuff that I want to do. So, kung mamaya ko pa ito i-end, baka makalimutan ko na naman siya i-end. Pero, thank you so much guys for watching. I hope na-appreciate yung pagbabalik vlog ko. Thank you. See you next time.